ng taas, di ba? So, feel na feel ko, umakit sa agda na to. Parang prinsesa lang. Good morning po muli sa inyong lahat. Once again, I'm Carol and welcome back to my channel. Well, today po, may papakita po ako sa inyong isang castle at tinatawag po nila ito ditong Castello d'Imperatore. So, nandito po tayo sa harap niya. Ayan po yung Castello d'Imperatore. So, castle po siya ng isang emperor. So, yung pinaka-front view niya. And then, ipapakita ko sa inyo yung side view niya. So, yun po yung side niya. Merong mahabang hagdan, pataas. Papunta doon sa pinaka-front door. Ang side ng castle. So, mataas po siyang castle. So, bali, mas maganda po siya pag nasa gabi dahil bukas yung ilaw. Ayan, iniilawan po siya pag gabi. Ang taas, di ba? So, samahan nyo po akong akyatin yan at alamin kung ano yung makikita natin sa taas. So, dito tayo aakyat. So, feel na feel ko umakyat sa agda na to. Parang prinsesa lang. So, both sides niya ay meron pong ganyang hagdan. Maraming umaakyat dito. Gusto nilang makita yung pinaka-taas mismo ng castle. Huwag kayong aalis dahil sasabihin ko kung sino ba talaga may-ari ng castle na to. O sinong hari ang nagpagawa nito. So may bantay at tayo magmamask. Papakita ko sa inyo yung main door. So ang castle na po ito ay gawa sa local stone. Ayan, nakapasok na tayo. Papakita ko sa inyo yung view dito sa loob. Ayan, yun nasa loob niya. So, kung mapapansin nyo, parang may kulang, di ba? Kung baka kakunti lang nakalagay sa kanya. Say hi! Hello! So, ito po yung pinakababa niya. So, kung mapapansin nyo, hindi po natapos yung castle na to. Bali, tinatagpo siya nung year 1237 to year 1247. At ng kanyang architect po ay si Ricardo Lentini. So, bali, nag-aantay muna tayo ng ating turn bago tayo makakiat. Para ipakita ko sa inyo yung pinakataas ng castle. Bali, ang nagpatayo po nito, nagpagawa ay si Frederick II. Siya po ang emperor ng Roman, ng Holy Roman. And then, ang nakakitin natin ay yung pinakataas. Third door na ito pa para pumasok. Bali, isa-isa lang po ang pagpasok. At meron tayong 10 minutes. So, medyo madilim siya. Siya yung may butas. Yan yung hagdan niya. As in, talagang sinauna siya. Akyat tayo pataas. Oh my God! Nasa castle na tayo. So, ayan. Ayan yung hagdan niya. So, bawat dito, mayroon siyang butas na ganyan, no? Parang pinakailaw. Late na gate dito sa kabila. Okay. So, nandito na tayo. Sa taas. Ayan yung pinakahagdan niya, pababa. So, ayan, nandito na tayo sa taas. Wow! Kasi naganda ng view niya. Wala dito sa taas. Makikita natin ang view ng Prato. So ito, lagayan ng mga ilaw ng unang panahon. Mga torch. Dito nila nilalagay. So yan yung tsura niya. Dito sa pinakatoktok. Ganda niya, di ba? Ito yung pinaka-front niya.
Wow. So tara, ikutin natin. So dyan tayo nang galing kanina. Dyan sa baba. Talagang preserve ng prato ang castle na to para sa mga taong gusto mag-tour. Ayan yung church. So dito naman sa kabila, kitang-kita yung bundok. So bali, hindi natapos ang pagpapagawa ng castle na to. Dahil namatay si King Frederick II. Namatay siya noong December 13, year 1250, at the age of 55. Kaya kung mapapansin nyo, hindi talaga siya tapos. So local stone siya. Kawa siya sa local stones. So mayroon pang isang hagdan dito, pero bawal siyang gamitin. So ako lang po yung umakyat, di na sumama yung asawa ko. Ayun siya, naiwan. So ito pong castle na to ay isa sa pinakamagandang Swabian castle na tinatawag. So yung mga mahilig sa mga castle, gusto kong nakita sa mga castle malapit dito sa Palato, pasyalan nyo tong Castle del Imperatore. O, dito lang po yung sa Prato. So, iniikot lang natin. Papakita ko uli. So yung pintong niya, antik na antik po yan. Talagang preserve nila. King Frederick II po ay naging hari din siya ng German year 1212, at naging king siya ng Italy noong year 1220, at naging hari din siya ng Jerusalem at year 1225. So si Frederick II po ay kilalang emperor dito, at syempre isa din siya sa pinakamalakas na emperor at hari. So ayan, papakita ko po ulit sa inyo yung front view ng castle. So ayan na po yung castle ni Emperor Frederick II. Sana po nagustuhan nyo ang kanyang castle. Sa muli, papakita ko sa inyo yung front niya. So kung bago ka lang dito, don't forget to like, also subscribe, at hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga upcoming videos. Maraming salamat muli. Thank you for watching. Have a nice day. Bye-bye. Like and subscribe.